Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Kahit sa mga pangyayari na nawala na ng ina itong si Moira, pagkatapos pumanaw ang kanyang ina na itong si Madam Chantal at ang pinagbibintangan nito ni Moira ay walang iba kundi itong si Giselle, kahit nanggigiliiti ito ng galit itong si Moira at pinalagyan pa nito ni Moira ng bumba ang sasakyan ni Dr. Tanyag. Ngunit kapag naalala nito ni Moira ang kanyang dating asawa na itong si Dr. Tanyag ay lumalambot pa rin ang kanyang puso dahil hindi pa rin ito nawawala ni Moira ang kanyang pagmamahal sa kanyang dating asawa na itong si Dr. Tanyag. Kung kaya't agad naman din itong naaalala ni Moira kung paano nito hinahawakan ni Dr. Tanyag ang kanyang kamay, kung kaya't agad naman din itong tiningnan ni Moira at hinalik-halikan pa niya ito at iniisip nito ni Moira na naiiwan pa rin umano ang bango ng kamay ng kanyang asawa na itong si Dr. Tanyag at gustong-gusto pa rin ito ni Moira na mayakap ito sa kadahilanan na ikinagulat naman din ito ni Zoe nang kanyang makikita ang kanyang mami na tila nababaliw na umano ito, kung kaya't agad naman din itong nilapitan ni Zoe at tinanong kung ano umano ang nangyayari nito, ngunit tila hindi nito naririnig ni Moira ang kanyang anak sa kadahilanan na agad naman din itong sinigawan ni Zoe ang kanyang mami at sinabihan kung ano umano ang ginagawa nito, kung kaya't nalaki naman din ang mga mata ni Moira nang makita nito ang kanyang anak at maya-maya pa ay bigla naman din itong humalakhak sa kadahilanan na ikinatakot naman din ito ni Zoe dahil ang buong akala nito ay nawala na ng pag-iisip ang kanyang mami pagkatapos nitong mamatayan at mawala sa kanila ang kanyang lula na itong si Madam Chantal. Kung kaya't agad naman din itong niyakap ni Zoe ang kanyang mami at hinimas-himas niya ito sa kadahilanan, nagulat naman din itong si Moira at nagtataka ito sa kanyang anak, kung kaya't agad naman din itong sinabihan ni Moira ang kanyang anak kung ano umano ang ginagawa nito. Baka inisip umano nito ni Zoe na baliw umano siya, at dito agad naman din itong nagsalita itong si Zoe na ang buong akala umano nito ay nasisiraan na umano ito ng bait, ngunit nagkakamali pala umano itong si Zoe dahil hindi pala umano ito nasisiraan ng bait ang kanyang mami na itong si Moira. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.